patatagin ang iyong pamilya sa tulong ng programang nagmamalasakit at nagtataguyod sa pangunahing institusyon ng lipunan. Family Matters. Kinilala sa 21st KBP Golden Self Awards bilang Best Radio Magazine Program. Welcome dito sa Family Matters, ang tahanan sa FEBC Radio kung saan araw-araw ay makabuluhan ang kwentuhan. Ngayong kalagitnaan ng linggo, samahan niyo po kami, Haydee Bernardo Sampang, Avelynn Garcia, Vic Garcia po, at magandang-magandang babae po sa dalawang kasama ko dito at sa lahat na nakikinig ng programa. Magandang-magandang babae at lalaki kayong lahat. At kay Ate Marie, magandang umaga sa'yo, Ate Marie. Yes. Oo. Busy si Ate Marie ngayon. Kaya hindi natin siya makakasama. Next week na lang ulit, mga kaibigan. Okay, and happy listening sa mga nakikinig ngayon sa DZRK dyan sa Quezon, Palawan, sa DYBS sa Bacolod. Yes, mayong aga sa inyong tanan. Yes, sa DXKI sa Marble sa South Central Mindanao and worldwide via FEBC.ph. Yes, June Bacolod. Kailan tayo sa Bacolod? Kami ay lilipad na dyan sa Bacolod at magtatagal kami dyan hanggang ilang araw para to conduct July 5 seminar. Matagal. Oo, matagal-tagal. Oo, madami kaming bibigyan ng seminar. Ilang libo na naman ito. Okay, ibang kumpanya. Sa Bacolod City. Sa yan. Organized by Emily Go Villanueva and Jordel Bernardino. Mm-hmm. Ayan, meron kaming grupo doon. Ang tawag natin doon ay Unleash Negros. Mm-hmm. Ayan, so nagtayo na sila doon ng Unleash Negros nila. Mm-hmm. Okay, so ito yung mga katuwang ninyo. Yes, pagka nagpupunta kayo doon. Sa pagpapalaganap ng ministeryo. Okay, so kung merong mga listeners tayo doon, tapos gusto nga mapakinggan yung mga seminar ninyo, visit na lang sa page ng Unleash Facebook page or sa website. Nandun lahat ng detalye. Meron din kaming mga public seminars doon. Mm-hmm. Meron din kaming seminar sa mga parents with special needs. Mm-hmm. Anak na may mga special Talaga? Needs. Mm-hmm. Oo, ang dami. Meron kaming program ng kaperahan. Meron about life. Meron about work. Okay. Oo, napakadami naming programa sa Bacolod. Ayan. Pag sinabing public seminar, yun, pwede. Welcome lahat. Welcome okay. lahat. Oh. Pero yung iba na may bayad, iba wala. Iba for free, iba for free. For free, okay. Tanong na lang po. That's for the benefit of Unleash Negro. Okay, kung wala na tayong babatiin. Meron pa. At happy 24th anniversary po sa asawa ko. Wedding anniversary. Nung June 22 kami ay nag-celebrate ng 24th wedding anniversary. 24th karat gold. Wow. Yeah, 24th wedding anniversary. Paano kayo nag-celebrate? Siyempre, sinuot ko na naman ang aking wedding gown. Yeah. Picture taking na naman po kami. Nag-vacation kayo. We celebrated it with our loving mommy. Ayan, birthday din kasi na binabati ko si Mommy Tising na nagse-celebrate ng si birthday. At si Chaitel ng advance, no? 81st birthday. Yung isa, 80 sa 81. Oo, wow. Grabe. 80 saka 81. Oo, mm-hmm. Napaka-fruitful at masaya ang aming celebration. Okay. Oo. At binabati ko lahat ng sumama sa aming celebration. It's a simple celebration, no? Suot ako ng wedding gown. Yung asawa ko naman, siyempre, cooperative, nagsuot ng barong. Kaninong idea ba yun? Sigurado hindi akin. Yun ang sigurado. It's like to say, it started when I finally said I do. Noong June 22, 1991. No? Ang sabi ko nga dun sa aking message sa aking asawa, it was actually marriage by obedience. Mm-hmm. Yan. At talagang, doon yung araw na sumunod ako sa Diyos. And then,
nung lumabas na si, bago lumabas si Joseph, sabi ko, ano kaya kung i-preserve ko tong down na ito? Mm. No? Kasi talagang memorable sa akin yung pag-obey ko kay Lord through that wedding gown, no? So sabi ko, ano kaya i-preserve ko? At saka, ano kaya kung suot ko to every year? Mm. Siyempre, parang imposible kasi, di ba, nakikita mo lahat ng mga karamihan, di man lahat, karamihan ng may mga asawa, medyo naiiba na ang kanilang shape pagdating ng panahon. Oo. Oh, oh. Oh, sabi ko, kaya ko pa kaya yun. And then I made that vow. Mm-hmm. No, I made that vow na as long as I live, wag lang pregnant for that particular month, mm-hmm. no, I will wear my original wedding gown as parang expression of my commitment to that institution called marriage. Ayun. Dahil tingin mo, mayroong forever. Kasi tingin ko, may forever. Oh, sabi nila, walang forever. Walang forever. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Oo. Sayang, wala si Ate Marie. Ayan, sana. Oo, sayang. Kay Ate Marie, kita-kita mo, may forever. May forever. Pero forever. Forever single. Oo. Kaya talaga hindi totoo yung walang forever. Okay. Kay Ate Marie, Ate Marie. O sige, mag-music muna tayo. And for sure, marami ang naintriga yes. sa pag-uusapan natin ngayon. At silipin nyo rin yung ating page dahil narito yung picture ng mag-asawang Vic at Avelynn. Kinulan ito nung Monday. Yes. At suot nga ni Avelynn yung kanyang wedding gown. Original. Original wedding gown. Nakabarong naman yung asawa. Yung original barong nasira na. So, hanapin niyo po yung ating page na 702DZAS Family Matters. Narito muna ang ating special music ngayon. I just can't compare you with anything.
Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information. Mula sa iyong FEBC Radio, tayo ay proud member ng kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas. At para sa Family Matters, kami po ang inyong mga lingkod. Rick Garcia po. Avelynn Garcia. At Haydee Sampang. Kaagapay sina JV. Maraming salamat din kay Precious, kay Joanne sa pagatulong sa ating broadcast sa araw na ito at sa ating Bukawe Tech People. So, wow. Mayroon bang forever? Oh, ang sabi nila, wala. Yan ang sabi ng mga bata. Walang forever. Sa relasyon ba, meron nga bang forever? Oh. Naalala ko yung sinabi ni Dr. Miles Monroe. No? Sabi niya, it takes only a few minutes to get married, but building a marriage requires a lifetime. So, tanong, meron bang forever? Meron. Sigurado kayo. Mayroon. Kasi ako, ang sagot ko, depende. 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 Redeemed by the Lord. Oh, depende. Forever. Ay, forever. Forever. Sige, sir. Oo. Okay, depende. Ayan. Bakit depende? Okay. Maraming bata ngayon, mga teenagers, pag na-in love, ang sasabihin nila, alam mo, sir, pag nagkahiwalay kami ng boyfriend ko, mamamatay ako. Oo nga. Kaya, oo. Ako ay, sabi niya, my prayer is this relationship is forever. Yan ang mga sinasabi ng mga teenager o kaya mga bata ngayon. Doon ko sinasabing, depende. Bakit depende? Kasi hindi naman forever yun. Alin doon? Yung in love no teenager. Ah. Oh, hindi ba after a while, hindi na naman natuloy. O, di ba? Kamukha na siya sa aking babae. Mga babae, pag nagkahiwalay kami yung mamatay, o naghiwalay naman sila, hindi naman siya namatay. Parang, buhay na buhay pa. Ikaw mamatay ko. Buhay na buhay naman. Nakatatlo na nga. May panlima na nga ngayon. Oh, di... talagang... Eh kasi matindi yung emosyon eh. Yeah. I think that's one thing we need to discuss right now. Tama. June is actually month of weddings. Kasi mga bata, kasi palagi nila sinasabing, walang forever, may forever, hindi kong maalam kung saan ba nagsimula yung forever. Alam mo kung saan ang history niyan? Oo, saan ba ang history niyan? Saan itong simula? Palabas sa TV. Oh, yung telenovela. Ah, meron niya palabas na ganyan. At tapos na nga eh. Kaya yun, kitang-kita mo, walang forever. Oo, tapos na eh. Kasi may kasunod na eh. Nakasunod. Everlasting, oh, di ba? Kaya yung mga nakikinig sa atin, magkomento lang, no? At ilagay lang dyan sa ating Facebook, meron nga ba talagang forever sa inyong relasyong mag-asawa? Yan, okay. Yan yung gusto natin. Oo, yan ang gusto natin. Kasi ano, di ba? Yun yung looking forward ka. Oo. Hindi naman papasok ka na, umaasa ka na, sandali lang to. Wala namang ganun, di ba? Hopeful ka na... Meron bang ganun? Sandali lang to. Yung may ganong motivo. Alam ko, may alam ako ganun, sandali lang to. Ano yun? Oh, yung mga lalaki, yung short time. Yan, yung mga ginagawa. Sandali lang. Pero di ba pagpapasok tayo sa relationship? Ayan. Pangmatagalan. Lifetime talaga ang desire mo. Yes. Oo. Sana. Oo, yun ang talagang hope. Pero sa totoo, kailangan mo pagtrabahuhan. Yan, magkaroon ng problema. Ay, ang ganda ng sinabi ni Haydee. Meron ako nga sinulat, no? Ewan ko kung nabasa ng mga nakikinig. Sabi ko nga dito, it was June 22, 1991, 24 years ago, when I finally said I do to the man that God provided in my life in marriage. Yan, 24 years ago. Sabi ko nga, blessed na blessed ako dun sa pinasok kong relationship na called marriage. Maraming nagsasabi, sabi niya, meron nga ba talagang forever dyan sa pinasok mo? Siguro isa sa gusto kong bigyan ng diin dito, yung sinabi na, ang pinasok mo, sabi nga, since marriage is a holy vow made before a perfect God by two imperfect human beings, only God can make it succeed. Mm. Kaya yung pagtatrust natin sa Kanya that it will live
forever and lifelong is very, very important. Importante talaga yon na yun ang component ng marriage. Natutuwa ako, nung nagkakaroon ako ng devotion, I'm having devotion, isa sa nag-struck sa akin dito, yung sinabi ni Dr. Miles sa kanyang devotional, no? Sabi niya na pinapasok mo, yung commitment mo, it's not just kayong dalawa, but it's actually dun sa institution, ang tawag niya nga dun sa marriage institution, called marriage, kasi marriage is actually lifelong. Mm-hmm. Yun ang sinasabi, yun ang basis kung bakit meron. Yun nga, a lot of people would want that. And tanong, ba't hindi nga nangyayari? Ba't marami naghihiwalay? Oo. Marami nagtitiisa na lang. Bakit nga? Kasi lagi nilang sinasabi that separation is an option. Separation is an option, na pag hindi na sila nagkasundo, maghihiwalay na sila. Diba? Nung sinabing two shall become one, talagang it's actually a fusion. Na ang analogy ko dito yung elements, no, like diamond, sagang fusion talaga siya na nagiging isa. Hindi to yung dalawang pirasong wood na pinagdikit mo lang, ginlo mo lang, tapos pagdating ng heat, pagdating ng pressure, maghihiwalay sila. Ito hindi, fusion talaga. Talagang the two. Parang watercolor, for example. Oo. Isang blue, saka isang red, isang pag pinaghalo. The moment paghaluin mo na yan, hindi mo na pwedeng paghiwalayin. Hindi mo na maihiwalay yung dalawang color. Sana ganun. Oo. Kaya nga sabi nga, pagka kayo mag-asawa na at saka talagang in-embrace mo yung talagang will ng Panginoon sa inyo in marriage, talagang nakikita mo, nagbabago pati yung attitudes mo, yung moods mo, parang nagiging isa na lang, magkakatingin ng kayo, alam nyo na yung ibig sabihin. Kumbaga parang nagiging isa na lang talaga kayo. Kami ng asawa ko, over 24 years, sa seminar, kahit titigan lang kami, alam na namin yung susunod na sasabihin namin. Mm-hmm. No? Kasi, kumbaga, isa na lang talaga. Kahapon may nagtanong, may seminar kami in marriage. Ang gagawin mo, kasal kayo, ng babae asawa mo. Iyon ang problema. Paano forever yan? Oo. Ano tingin niyo kung kayo mangyayari? Ikaw, Haydee. Mm-hmm. Nang babae daw yung asawa, ang gagawin? May forever pa rin? Oo, may forever pa ba? Kasi may na guest na tayo dito sa family. Sige. Ano nangyari? Yung iba, they stood for their husband. Oo. Yung iba naman, ginawa nilang kakampi si Lord. Ano ibig sabihin ng kakampi si Lord? Paliwanag. Ano, pinag-pray pa rin nila, tapos trinato pa rin nila with respect, kahit na ganun yung ginagawa. And eventually after, kaya lang hindi mabilisan na, years pa rin. Si Lord na yung nag-deal dun sa husband, na corner, na dead end ng buhay, eventually sa kanya pa rin. Nagka-cancer, bumalik. Nagkasakit, wala na pupuntahan. Medyo mahirap. Talagang masusubukan yung commitment mo para to stay within your Marami na rin akong nakita na ganyan, ano. Meron na kaming mga kinakounsila na mga kaibigan pa namin, ano, na talagang they wanted to, ay naku, matindi nga itong isang kaibigan namin. Imagine mo, nung nanganak siya, ha, may tumawag sa kanya, babae, nanganak din. Mm-mm. Halos sabay sila. Mm-mm. At sinasabi niya, ang tatay ng binubuntis niya, walang iba. Ay, walang iba kundi yung asawa niya. Pero alam mo, talagang during that time, halos parang gumuho yung mga pangarap ng kaibigan namin. You felt betrayed, diba? Pero alam mo, yung commitment niya doon sa marriage, talagang matindi. Talagang nilaban niya, pinag-pray niya, niluhod niya sa Diyos. At ngayon, napakaganda ng relationship nilang dalawa. Tapos ito pa yung babae, yung original na babae, ang nagbibigay pa ng sustento. Dun sa anak. Dun sa hindi original na babae. So, ibig sabihin, kasi ginawa nilang responsibilidad yung bata. Yung bata. Anak naman talaga ng asawa niya yon. Mm-hmm. So, buwan-buwan, nagbibigay sila ng pera. So, pero, yung dalawa, magkaibigan na rin. Ganon din nga yung para sa original, gagawin nila para ipaglaban yung asawa mo, diba? Pero lahat naman ng yun, hindi nga magwo-work Parang mas lalo mo nga napapaypayan yung pagkakaroon niya ng affair, di ba? Oo. Mas nagiging bida pa yung ka-affair, di ba? Pagka doon sa mga na-interview, pag tinigilan nila yon, nilubayan nila yung pagsusunod-sunod, pag bubunga nga, nilubayan nila yung test kay God, sila nagsusumbong, nagpre-pray.
Gumagawa talaga si Lord. Parang kung lang yan, for example, nangyari sa'yo yung babae, ano option mo? Mm. At least two options mo. Number one, awayin mo yung lalaki, hiwalayan mo. Mm-hmm. Number two, pagtiisan mo, panalangin mo. Mm-hmm. Alin na mas maganda? Yan ang palagi kong sinasabi sa mga lumalapit sa akin, may problema ganyan. Yun lang naman eh. Yun lang ang option. Awayin mo, panalangin mo. Sa tingin mo, alin mas maganda? Sabi niya, ano nga ba mas maganda? O sige, aralin natin. Okay. Hiwalayan mo. Nainis ka, nasar ka, binato mo ng plato, binato mo ng kutsara, nagalit ka, syempre, nasar ka. Sinugod mo yung babae. So, ano option na binigay mo sa asawa mo? Oo nga. Ang option is, umalis. Oo. Kasi, every time magkikita kayo, inaaway mo. Parang so, tama umalis. Na to. Monster. Monster ka na. Pag alis ng lalaki, saan pupunta? Doon. Doon, sa kabit. O, ngayon. So, ngayon, yung lalaki, dati umuwi sa'yo, paminsan-minsan sa kabit. Ngayon, baliktad na. Yung lalaki ngayon, uuwi sa kabit, bihira na sa'yo dahil magbibigay nilang ng pera. Mm. Ngayon, sino mukhang kabit? Mm. Pag-isipan nyo sa mga nakikinig sa inyo ngayon. Now, punta tayo sa kabilang side. Okay, nagkamali asawa mo. Humingi ng sorry. O kahit hindi humingi ng sorry, alam mo, pero nanahimik ka. Pinanalangin mo lang at alam naman ng asawa mong yung ginagawa niya na alam mo na. So just keep on doing what you're supposed to do. Mm-hmm. Ano nga gawin ng lalaki? Sa tingin niya? Medyo... Sino? Alam nung lalaki, nung asawa, lalaki ka, alam mo, yung asawang babae, alam yung kalokohan mo. So normally, ito yung normal, ha? Medyo magkakaroon ng guilt feeling yan. Mm-hmm. Correct, yeah. Makukonsensya. Mali pala ko. Tapos, ang walang hiya ko nang, bayid-bayid pa nung asawa ko. So baka magbago. And as you do this, panalangin mo. Mm-hmm. So ngayon, yung asawa mo, uuwi sa'yo na may konting guilt feeling. So there's a possibility, baka pa minsan-minsan nalang puntahan yung kabit niya. O eventually, hindi na. Mm-hmm. So tanong, mga dumadaan sa ganitong problema, alin ang pipiliin nyo? Ayun. Diba? So that's the way I counsel yung mga taong dumadaan dito. Alam kong masakit. At meron nga na dumadaan dyan na nakikinig din ngayon. Gusto ko lang po itanong, umuwi ba siya? Anong oras siya umuwi ba? Oo, nakina-counsel na namin ngayon. Meron kami nga monitoring kung umuwi o hindi umuwi na lang. Oo, di ba? Yan lang ang two options mo eh. Oo. Pero sa mga, alam mo, nakakatuwa, no? Meron akong kaibigan ngayon na meron silang mga bridal fashion, meron silang mga iba't ibang mga exhibit ngayon ng mga iba't ibang gown at kung ano-ano. Ito talagang season na talaga ng pagpapakasal ngayon. Pero dun sa mga papasok pa lang dito, ang advice lang sana namin, intindihin nyo talaga yung pinapasok ninyo. Paalala ko ulit, nadinig ko na to. Papasok pa lang kayo. Iba sa inyo, katatapos lang magligawan, balak niyo pala magpakasal, huwag kakalimutan. Ang ligawan, madalas, lokohan. Yeah. So, baka nakakalimutan niyo na. Ayan na naman tayo, Haydee. Ayan na naman po tayo. Kasi gusto ko pong paalala, ibang may magpapakasal pa. 2 weeks ago lang, kailan ba nagpakasal? 3 weeks ago, yung isang sikat na artista. Hmm. Oh, diba? Ito lang yun. Oo, diba? Bisa man lang yun. At ang dami pang nagpapakasal. So, napakadami talagang pumapasok dito sa institution na to. Gusto ko lang paalala sa kanila that marriage is really God's idea. Yung marriage sa pinapasok mo, idea talaga yan ng Diyos. At yun niya ng dalawang tao, isang babae at isang lalaki, di ba? Sigurado ka doon? Oo, sigurado. Hindi pa lang pala sa anak ko. Kasi ang sabi sa Genesis, sabi niya, so the Lord caused the man to fall into deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. Then the Lord made a woman from the rib, sabi sa iyo, man, sa a woman eh, di ba? He had taken out from the man and he brought her to the man. Sabi nga dito, this is now bone of my bone and flesh of my flesh. So yun po isang... So, talagang idea niya talaga ito. Idea niya na may kasal na isang lalaki at isang babae. Ang problema ngayon? Marami nang may idea. Marami nang may idea. Tama ka dyan. Kanya-kanya sila ng idea, di ba? Kaya nga sabi nito... Meron ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Nabalitaan niyo ba? Ano? Ano tawag doon? Oo, trio daw. Trio, nagpakasal. Ay, hindi ko maintindihan. Tatlong lalaki, nagpakasal. Nagpakasal. Married daw silang tatlo. Pero lalaki sila. Lalaki sila lahat. Pero kasal sila, mag-asawa sila tatlo. Di ba paano kasyan? Yun? Ay, ina sinasabi mo. Abroad. Maraming idea talaga. Kaya natama si Haydee talaga eh. Na napakaraming idea. Napakadaming idea. Kaya susunod. Pero babalik tayo dyan sa binasa ni Avelynn.
Yung original intent. Oo. Ano ba yung original intent? Sabi na dito, sa simula pa lang, God established marriage as a union of man and woman into one flesh. And sabi niya, it is not simply gluing people like wood. Yung sinabi ko kanina na, na dinidikit mo lang, na mag-bond together, diba? They remain two separate pieces of wood. Ang nangyayari, tapos binibikit lang, hindi ganon. Pinofuse talaga ni Lord. May isa pang maganda sinabi dyan, di ba? Oo. Kinuha yung ribs ng lalaki. Oo, oo, oo. At may maganda pang detalye ang sinabi dyan, yung flesh binuksan. Oo. Tapos, binalik. Binalik. Di ba? Now, anong punto po? Sa mga in love, balak magpakasal, may boyfriend, may girlfriend. Think about this. Si Eva galing kay Adan. Oo. Ibig sabihin, isa lang ang Eva ni Adan. Yo. Linawin ko lang po, ha? Nasa Genesis 2:21 yan, nasa 24. Nung ipinanganak si Adan, kinuwanan siya ng isang rib na ginawang Eva. Nung nilikha ni Lord si Adan, oo. Listen po kayo mabuti. So, hindi po dalawang ribs ang kinuwang pwede manili si Adan. Oo. Ibig sabihin, si Adan may isang Eva lang. Mm-hmm. At ang mission ni Adan, hanapin si Eva. Oo. Okay. Now, pwede bang may Eva number 2? Pwede, pero mali yun. May Eva number 3? Mali yun. Ang punto ko po, dito po sa binasa po natin, specifically, may hinanda si Lord para sa'yo at wala ng iba. Iba. Ganon din si babae. Hello, babae. Ikaw, nanggaling ka kay Adan. Oo. Si Adan lang dapat ang mapangasawa mo. Oo. Pag ikaw nagpag-asawa, hindi kay Adan, hindi yun ang kalooban ng Diyos. So, meron talaga siyang inihanda para sa iyo. Hindi pwede kung sino-sino. Nililinaw po natin, hindi pwede kung sino-sino. Specific meron. Kaya nga, hindi nung 24 years ago, nung nag-decide ako na naglakad sa altar, no, at pumasok dito, talagang, alam mo, nasa puso ko, Lord, pinagkakatiwalaan kita. I trust you with all my heart. At hindi ako mag-re-rely sa aking own understanding. Kasi di ba parang, meron kang kategori na dapat ang mapapangasawa ko ganito. Listahan ako, di ba? Tall, dark, handsome, si Miriam, ganito. Si Miriam, di ba? Ang haba ng checklist. Nawala lahat ang listahan. Oo, di ba? Dapat meron kang mahabang checklist. Pero sa totoo lang, alam mo, ang sikreto ng ginawa ko noon was talagang, Lord, Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Pati pag-aasawa, in all your ways, acknowledge Him. Pati kasi, naalala mo si Miriam, nung panahong si Miriam ay nananalangin kung sasagutin niya si RD. Naku, matagal kaming kwentuhan na usapan. Naku, matinding usapan niya. Sabi niya, ito'y gusto ko. O sige, balikan natin yung una mong gusto. Di ba kompleto naman, halos lahat ng gusto mo nandun sa una. Ano resulta? Walang forever. Yung first husband. Yung first husband niya. Kasi halos lahat ng checklist niya nandun kompleto talagang. Yun na talagang knight in shining armor. But look at the ending. Why? Kasi ang ginamit niya doon, yung kanyang listahan. Now, when we're talking about this pangalan ng kanyang asawa, sabi niya, pwede ba bitawan mo na yung listahan mo? Oo. Trust in the Lord. Tanungin mo kay Lord, ano ba yung listahan niya? At kung hindi binitawan ni Miriam yung listahan niya, hindi niya mapapakasal ngayon. Oo. Now, nung binitawan niya, she slowly get to understand, ito yung plano ng Diyos. Kaya nga sabi ko nung lumakad ako noon, sabi ko, Lord, I will just trust in you with full obedience kasi hindi ka pa nagkamali at hindi mo ko ipapahamak. Yan, siguro maraming nanay nakikinig ngayon na malamang may anak kayo, pamangkin, pinsan na malapit na magpakasal. Oo. Eto po, medyo maiinis kayo sa akin sa sasabihin ko. Walang forever kung... Okay? Hindi kalooban ng Diyos. Yes. May forever kung kalooban ng Diyos. Itong problema, magpapakasal pa lang. Sigurado na ba yung pamangkin nyo, anak nyo, na kalooban ng Diyos yan? Kung hindi pa, itigil ang kasal. Okay? Pangalawa, Sir, paano kung may reception na, may ninong na, may kompleto na, lahat na, Sir, ititigil pa ba kasal? Sagot nyo. Pwede. Itigil pa rin. Sabi nung isang kausap ko nung we're talking about this, Sir, nakakahiya naman ano nasasabihin ng tao pag hindi kinaluri yung kasal. Oo. Ang sagot ko, simple lang, huwag ka magalala. Tatlong buwan lang pag-uusapan yung kahiya na yan. Totoo. After that,
tapos na. Oo. Now, ituloy nyo. Kesa naman mag-suffer sila. Ituloy nyo. They will suffer for the rest of their life. Mm-hmm. So, ngayon, mamili kayo. Oo. May kaya, wedding ring nga. Kaya pag hindi natuloy, oo. Kasalanan nyo. Kaya nagkabing may wedding ring nga, ang kakabit, suffering. Hindi po ako nagbibiro. Kung di talaga ukol, huwag niyo ituloy po. It's better to stop. Saka marami talagang ano, na nalulungkot ako, Haydee, kasi marami talagang mga nagpapapressure. Hoy, 35 ka na! Ano ba? Mag-asawa ka na! Para ano ba, ka ba? Si Karen ba pinag-uusapan natin Karen, dito? Karen, binabati ka namin ngayon. Oo. Ilang taon na si Karen? Basta alam ko matanda na. Oo, mga 30 plus pa lang naman. Sobra naman. Oo, alam mo di ba? Oy, mag-asawa ka na. Alam mo talagang yung pressure na yan, eh, hindi dapat yan ang ine-entertain. Kaya nga, pag-uusap ko si Karen, hindi ko pinapressure. Oo. Sabi ko, Karen, malay mo naman talaga, ayaw ni Lord kang mag-asawa. Ayaw. Ine-enlighten mo. Ine-enlighten. Hindi niya pinapressure sa sarili niya. So, meron na wala. Thank you. Pero ang sagot naman niya, hindi naman siguro ganun, sir. Malaban pa rin. Malaban pa rin. May pang-contra naman pa rin. Naniniwala pa rin. Sa forever. Meron siyang faith to believe na meron pa talaga. So, talagang meron akong isang nakausap. Yung anak ko, businessman na, no? Yung anak ko. Pero siyempre, bata pa rin. No, sabi niya, hoy, nako, hanapan mo na ng girlfriend yung anak mo para makita mo ng apo mo. So, again, yung reason for marriage is not the right thing. No, hindi mo hahanapan o hindi ka mag-aasawa para bigyan mo ng apo yung nanay mo. Kahapon, during the seminar, we're talking about paano ka makakasigurado sa desisyong gagawin mo. Oh. Okay, specifically, yan, we talk about marriage kahapon. So, may isang babae doon, engaged, magpasal. Sabi ko, sigurado ka na ba? Yes, sir. O, sige, let's have a four-way test. Meron po akong four-way test bago magpakasal. Una, gusto mo ba siya? Yes, sir. Kailangan mo ba siya? Yes, sir. Kaya mo ba siyang pakisamahan? Yes, sir. Sigurado ka bang kagustuhan ng Lord na siya pakasalan mo? Hindi pa, sir. Pag mula kayo magpakasal. So, yan po yung apat na tanong na dapat yung itanong bago kayo magpakasal. Pag hindi niya po nasagot yung yes lahat, huwag magpakasal dahil walang forever. Parang hawig din pag bibili ng gamit. Pareho lang yun. Yun. Kasi ang tawag po na pero hindi mo naman binibili yung asawa. Oo, di ba? Parang ganun din. Apat din yung tatanong mo sa sarili mo. Kasi kung tawag namin doon, decision-making technique. Technique pagbili, decision yan. Pagkain, decision yan. Pagkasal, lalo na, decision yan. So, habang inakausap ko yung babae niya, nag-isip nga siya. Sabi ko, huwag niyo mo nang planuhin ang kasal until you're very, very sure because sisirain niyo lang ang buhay niyo. Pag hindi niyo nasagot, ang apat na tanong. Now, ang tanong siguro, kanina kinakwento ni Ma'am Avelynn yung love story namin. Mm-mm. Okay. During that time na nililigawan ko siya, ay by the way, ulitin ko po, dahil tama-tama, anniversary naman namin ito, hindi ko po siya niligawan. In the worldly context. Okay. Ito po nangyari. Para, siguro para lang lagyan natin ng konting modelo. Ligawan ang tingin ng ibang iba doon, but actually, it's not actually the word ligawan. But, you know, there's still courtship, may courtship na nangyayari, pero probably iba lang ng level. Okay. Iba lang ng context. Yan. Paano magkaroon ng forever? Paano magkaroon? Okay, share lang po namin yung aming sitwasyon para maintindihan nyo ng konti. So, nung niligawan ko po siya, hindi pala niligawan, one day ho, inibita ko si Ma'am Avelynn mag-dinner. Sabi ko, okay ba sa'yo mag-dinner? Okay, dinner kami. Nung nag-dinner na kami, ang una-una ko sinabi sa kanya na may pagkain na, Avelynn, kaibigan po kami nun, will you be willing to pray to God kung ako yung lalaking He's preparing to be your husband? Mm-hmm. So, yun lang ang sinabi ko sa kanya. Hindi ka naman nabilauhan. Nalaglag ako sa silya ko. Buti na lang, hindi ko pa sinusubo yung pizza. So, yun lang po yung sinabi ko. Then after that, balik sa natin. We work in the same office. We see each other from time walang to time. Walang awkwardness? Meron akong naramdaman na parang awkward. Pero ang ganda kasi ng tanong niya eh. Would you be willing to pray? No, willing ka ba? Kasi, kumbaga, pinili mong mag-pray. Pinili mong mag-pray, di ba? So, sabi niya, willing ka bang manalangin kung ako talaga yung hinahanda ng Diyos para sa iyo? Kasi balik tayo sa prinsipyo eh. Ako si Adan, siya si Eva, if you're really for each other, talagang nakaplano na si Lord na siya mapapangasawa ko
Yes. Bago pala ako itong anak. Yun ang punto. Kaya ang tanong na ngayon, we need to know from God kung kami ba yung dalawa. So, yun ang ginawa ko. That was October, mga kaibigan. We prayed for about 3 months. Pagdating ng February, fourth week ng February, last week ng February, date uli kami. So, ngayon, tinanong ko na, 3 months ka na nagpe-pray. Ano ang sagot? And he went on a prayer and fasting. And actually, I also did. A prayer and fasting bago ko sabihin. Bago niya palang sabihin. So, sinigurado ko munang mabuti. Best hit already na nakakatawa nga siya, Hades eh. Kasi parang sa loob-loob niya, ito yung after na, no, nung nagtatawanan na kami. Sabi ko, paano kung hindi kita sinagot? It's your loss. Kapal naman ito. kasi parang, sigurado siya, beyond reasonable doubt na, ako yung binibigay ng Panginoon. Ito yung Eva niya. Alam mo, pag sa'yo kasi, galing sa'yo tadyang, so alam mo kung sino siya. So ngayon, so last week na February, sinagot niya ako. Okay. First week of March, the next Saturday, we had a date. I asked her, will you marry me? Wow. So that's first week of March. Okay. So June. Isang linggo lang kayo mag-un? Mag-un. Okay. Technically. Technically, but hindi, kasi, naman, yung, kasi engaged. Yung engaged na eh. Parang una rin yun. Parang the engagement phase was about 3 months. Okay. No? Kasi, 3 months. After that, first week of March, June, kasana kami, December. Oo. Kasi napakadami po ngayon na long engagement, pero shorter marriage. So, parang kung pinili na yan, October, November, December, January, February, March, April, May, June. Wala pang isang taon. And we've been married for 24 years. Napakaraming tao, engaged sila ng 5 years, 10 years, hindi naman nagkatuluyan. Minsan na 15 years pa. And then, hindi nahahantong sa marriage. Or, minsan nahantong na sa marriage, hiwalay pero naman. Hiwalay na after about a year yun or two. Yun yung sinasabi ko, walang forever. Pag hindi kalooban ng Diyos. Pag kalooban ng Diyos, sigurado na bang may forever? Hindi pa rin. Kasi, kahit kalooban ng Diyos, if you're not willing to work towards that goal, pwede niyo pa rin piling, ayoko na sa'yo, kahit sigurado ko kalooban ng Diyos, hiwalay. Kaya po dapat nandun yung tulong-tulungan ng tatlo, ng asawa, ng babae, ng lalaki, at ng Diyos. Pag these three work together, doon papasok. Mayroong forever. Forever. Kaya nga, ang pinapasok, binibigay sa'yo ng Lord, treasure eh. Ewan ko lang kung mapapatugtog natin yung kantang mamaya, I Cherish. Dalawang theme song namin, I Cherish, saka Find Us Faithful. Ang ganda nung I Cherish the Treasure, sabi niya, kantay yung mga hits. I cherish the treasure. Come on. The treasure of you. Galing na ending. Ending. Tama ba? Tama. Pero ang anong sinabi ng lyrics nung kanta, sabi niya, lifelong companion, I give myself to you. God has enabled me to walk with you faithfully. Ibig sabihin, without God, you're not enabled to walk with this person faithfully. Hindi mo kaya. Hindi mo kakayanin. But with God, God will enable you. Pwede. Kapag sinabi niya lifelong, hindi niya sinabing 2 months, diba? 5 years, diba? Sabi niya, lifelong companion, I give myself to you. For example, kami, 24 years, marami kami problema. May mga pagkakataon. Mga challenges. You want to give up. Ibig sabihin, give up. Hindi ko na kayang pakisamahan itong babaeng to. But you will always remember, God will enable you. So, maalala mo yun, hindi, kaya ko to kasi sabi ni Lord, He will enable me. So, pag ganun na naalala mo, ano man nakikita mong problema sa asawa mo, alam mo, may solusyon. Because God promised He will enable. Ang so, problem, hindi totoo yung irreconcilable differences? Totoo yun! What do you mean? For example, kami up to now, we have differences that irreconcilable. But you do not allow those things to affect your marriage. Hinder. Kasi lalaki, babae, yung palang laking problema na arami na kaming pagkakaiba sa buhay. Tapos, meron, galing pa kami sa dalawang ibang background. So, up to now, meron kaming, we disagree. What we choose to disagree. But we don't quarrel. May babasahin ako ha. May oras pa ba bago tayo mag-break? May babasahin lang ako. Sabi niya dito, eto sa book ni Dr. Miles, ang late Dr. Miles. So, sabi niya, ang marriage daw, it develops over time. Sabi niya, diamonds don't form in 10 years. They require millennia.
Ganun daw katindi ang talaga? Diamonds. Mm. Oo. That's the reason why God established marriage as permanent lifelong relationship. So, permanente ang talagang disenyo daw ng marriage. There must be sufficient time for two people with separate and distinct backgrounds and personalities to become fused together. So, sabi niya, kailangan ng panahon also, di ba, to fuse together. Number two, sabi niya, godly marriage becomes stronger under pressure. Sabi niya, so, natural lang na may pressure, na hindi kayo masyadong magkaintindihan most of the time. Sabi niya, a diamond is the hardest substance on earth. Just as pressure purifies a diamond, so everyday challenges of marriage purify godly marriage. Okay. So, sabi niya, over time and under pressure, sabi niya, husband and wife come to understand each other more and more. Sabi niya, they begin to think alike, act alike, and even feel alike. Mm. They learn to sense each other moods and over-recognize what is wrong even without asking. Gradually, their personal attitudes and viewpoints shift and move toward each other so that their mentality is no longer yours and mine, but ours. This is when the gem-like quality shines most brilliantly. Yeah. Ang tanong ng maraming tao, paano nangyari yun? Oo. Bakit unti-unti nagkapareho yung kanilang pananaw o idea sa buhay? Ako may paliwanag dyan. Mm. Okay, sa libro po namin mag-asawa ay didiro, meron po kaming word na ginamit, malamang nadidinig niyo yung salitang love. Mm. Okay. Sa libro po na yun, dinefine po namin love. What is love? Love is doing something you love to make someone you love happy. Okay, that's love. Okay. But sometimes, nakakainis yung asawa mo. Oo, hindi kayo lagi nagkakasundo. Hindi kayo nagkakasundo, may gusto kayo, hindi niya gusto. Doon papasok yung greater love. Ito po. If you want to have a great marriage, you need to have great love. Mm-hmm. What is great love? Okay. Siguro kung nadinig niyo sa Bible, kung nabasa natin sa Bible, what is the greatest love? The greatest love of all is when you give your life to someone else. Sinasabi sa Bible. Binigay mo. That's also the secret of great marriage. Ano po yan? Great love is doing something you don't love to do. To make somebody you love happy. Mm-hmm. Kaya parang feeling nyo nagkakapareho ng pananaw. Pero sa totoo lang po, ayaw nung isa. Mm-hmm. Kaya lang dahil mahal niya, pinagbibigyan niya yung asawa niya. Okay na, kahit di ko type yan, pero type mo, eh dahil mahal kita, okay na. Override. Okay, di ba? Unti-unti na tatanggapin mo na kung ano yung gusto ng asawa mo kahit hindi mo type. Hmm. Pag yan ang natutunan lahat ng may asawa, you'll have a great love. Kaya yung explanation ni Mas, parang nagkakaano. Parang gano'n. Pero sa totoo lang, may pressure yun. Hindi yung basta, enjoy ka agad yung lalaki. Nagawin yun. Hindi. Kaya ngayon, diamond, na-form yan through pressure. Throughout many years, kaya unting-unting tumigas yung diamond. Mm-hmm. The same is true with marriage. Ganun po dapat. And kami po, after 24 years, meron pa ba kami hindi napag-aasunod? Meron pa po. Meron pa rin. Kaya lang, throughout the years, unti-unti. Dati ang gap namin doon sa topic na yan, kanya kadami. Aluwang. Lumiliit na yung gap, but still, disagree. But paunti. Eh kasi di ba yung irreconcilable difference kasama sa ground? Yeah, ground. True. Alam mo, paghihiwalay. Tonto ako dyan sa dahilan na yan. Talaga naman kasing... magkaiba tayo. Alam mo, kung gagamitin yung tela na yan, lahat pwedeng maghiwalay. Nakakita ka na doon mag-asawang walang hindi, lahat ng bagay na pagkasunduan, wala. So lahat pwedeng gamitin yung irreconcilable difference. Diba? Kaya palang sinabi ng Diyos sa Bible, I will give you a suitable helper. Hmm. Ano nga ba ibig sabihin ng suitable helper? Katulong. One time was attending a wedding. So yung pastor nagtuturo, sabi niya, sa kayong mga ate ng wedding gift at kayong mag-asawa, alam niyo ba ibig sabihin ng suitable helper? So bigla nang tanong, di ba suitable helper yung katulong, katuwang? Ayaw yung tawagin katulong, di ba? Katuwang. Okay. Sabi nung pastor, alam niyo, in-research ko to sa original language. Itong ibig sabihin. Helper means opposite. Sabi naman to. Tandaw yan. So, sabi niya, ibig sabihin, research. Ibig sabihin, kung ita-translate natin sa original language, God will give you a suitable opposite.
Just think about it. So, hindi irreconcilable differences. Actually, yun yun eh. Oo nga, no? Kasi opposite kayo. When do you need a helper? Just think about it. Pag di mo kaya. Di mo kaya? Oo. Laba, luto, yun ang helper natin sa bahay. Bakit? Hindi mo na kayang gawin na wala kang oras. Oo. Just think about it. So, ibig sabihin, ang kukunin mong helper, yung hindi mo kaya. Oo nga eh, ba't kukuha ka pa kung kaya mo? Yes, that's the reason why God will give you a suitable opposite. Mm. Somebody that is not like you. Kitang-kita nyo na. Ano tawag sa lalaki at sa babae? Opposite sex. Mm. Oo nga. Doon pala kitang-kita na. Sige, subukan nyo mag-asawa na hindi opposite. Oo nga. Problema na yun. Ang ganda ng paliwanag. Talagang yun ang disenyo talaga ng Diyos. Ibig sabihin opposite. Oo. Look, kitang-kita niya pagkakaiba na ugali na lalaki at babae. Oo. Doon pa lang linaw. Bibigay sa ni Lord, opposite. Hmm. Okay. Kaya napaka-importante yung opposite. Bakit? To those things na mahina ka, strong yung lalaki. Hmm. Yung mga pagkakataong mahina lalaki, strong ang babae. So what will happen when you help one another? You grow. Hmm. So parang kami pong mag-asawa. Ako po, I'm not emotional, but my wife's very emotional. Ang tanong, is emotion good or bad? Depende. Depende sa gamit. Yan, okay. Emotion is good sometimes, emotion sometimes is bad. Oh. So, ako hindi emotional, but kulang yun, kailangan meron. So, my wife thought me to be emotional. Ang asawa ko masyado emotional. Kumisya, hindi na nag-iisip. I'm very logical, so tinulungan ko siya madagdag ng logic. So, ano nangyayari? I'm growing emotionally. She's growing logically. So, you think about that. Okay, sige. Break muna tayo. Break. Napaganda na itong usapan natin. Na forever na tayo. Huwag naman natin pag-antay ng forever si Ate Josie ng FNRIDOSC. So, pakinggan po natin ang kanyang nutrition tip para sa ating family. That is why I kung sumisyon ba ang paghahanda ng pagkain may nutrisyon? Hatid ng Food and Nutrition Research Institute ang solusyon. Menu ni Mommy. Magandang araw, kaibigan. Kumusta po kayo? Muli po, ito ang inyong lingkod, si Josie Gonzalez po ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Para naman po sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mahalagang paksa na may kinalaman po sa nutrisyon. So mga kaibigan, malamang narinig ninyo ang iba't ibang uri po ng pagkain na tinatawag na Go, Grow at Glow Food. So nakaraang linggo po ay binanggit po ito sa inyo. So atin pong bibigyan ng pansin ngayon ang tinatawag natin Go Food. Ito po ay mga pagkain na bibigay ng lakas at energy sa ating katawan. Ang Go Food po ay sagana sa mga sustansyang carbohydrates at taba. So yung fats po at carbohydrates ay kinukonsider po natin na energy-giving food. Pag ang mga sustansyang ito ay natunaw na sa katawan, nagdudulot po ito ng mga bagay na nagbibigay po ng sigla o lakas na sinusukat po sa pamamagitan ng calories. Kailangan ng katawan ang lakas upang maging masigla sa mga gawain. Ang mga pagkain na bibilang sa pangkat na ito ay ang kanin, bigas, mais, halamang ugat, tinapay at iba pang produkto na bakery products po. Basta po yung bibili natin ay hindi po yung masyadong matatamis, no? Tulad po ng mga donuts na yan, mga cakes. So kailangan po yung mga wheat bread o kaya naman po yung mga tinapay na merong malunggay, may kalabasa. Ayun po, maganda po yun. Kasama rin dito yung sugar na pinakamabilis gamitin ng ating katawan bilang energy kasi nga po yung glucose ito ay readily available. So gayon din, pag sinabi ko pong asukal, ito po yung hindi yung mismong asukal ang kakainin natin. Ibig sabihin po ito yung mga sweets katulad po halimbawa ng candy. Halimbawa, minum ka ng juice na may sugar. Leches man, may sugar po yun. So yun po yung mga sweets, mga sugar, sugary products natin. So ganun din po yung mga butter natin, mantikilya, yan po ay mga fat. Pag hindi po sapat ang nakain mong Go Foods, ito po ay maaaring magkulang sa lakas. Manghihina po tayo at mawawalan tayo ng ganang kumilos. Yung po bang tatamad-tamad kasi nga hindi siya kumain, ganun. Kaya kung ang pakiramdam mo ay parang low battery ka o low bat na nanghihina,
Kumain po tayo ng mga go foods. Mga nanay, napaka-importante po nito sa ating mga bata, lalo na ngayong pasukan. So, bigyan po natin sila ng mga go foods po ha, pabaunan po natin sila. Pero dapat mo rin tandaan na maging aktibo upang magamit ng katawan natin yung energy na kinuha natin sa mga pagkain ito. Ito po ay sa dahilan kung hindi magagamit ang energy at sobra po ang nakain go foods natin, ay pwede po ito maging sanhi ng pagtaas ng ating timbang at maging mataba at obese. Ayan. Siyempre, kailangan po nating galaw-galaw para po magamit yung mga sustansya na yan. Laging tandaan po dapat kumain ng balanse at iba pang uri ng pagkain at maging aktibo upang mapanatiling malusog at masigla. So mga kaibigan, gusto niyo bang turuan kayo ng recipe ng isang snack o ang pataas ng level ng energy, madali lang itong gawin at pwedeng baunin katulad ng mga pangbaon sa mga anak natin na pumapasok. Ayan po. Gusto niyo po ba nitong triple chocolate champurado bar? Ayan, nakatikim na ba kayo ng ganito? So ayan, ihanda na po yung mga lapis at papel. Ito po ang mga sangkap natin. 2 tasang brown rice. Ayan, madali lang mahanapin yung mga ingredients natin. Ano? 2 tasang brown rice, 6 tasang tubig, 1 tasang oats, halimbawa Quaker oats, ganun, o kaya kung anong klaseng brand ng oats yan. 1/2 tasang cocoa powder na tinunaw po sa 1/2 tasang mainit na tubig. 1 tasang asukal na puti. O kaya naman po, pwede po ng brown sugar. So ano po yung paraan na paghahanda? Ipagsama po ang 2 tasang brown rice at 6 tasang tubig. Pakuluan po natin to. Haluin ang haluin ang pinapakulo nating brown rice ng 15 to 20 minutes o hanggang lumambot ang kanin. Parang lugaw po. Idagdag ang oats at ang tinunaw ng cocoa powder, haluin din po ng mabuti. Lutuin po hanggang maging matuyo-tuyo na medyo natanggalan na ng konting sabaw. Timplahan po ng asukal, haluin ulit ng mabuti. Tapos po, gumamot po tayo ng hulmahan ng pulburon upang makagawa po ng tigi-isang bar ng triple chocolate champurado bar. Ilagay ang bawat bar sa papel na lalagyan. Halimbawa po, meron kayong wax paper, ilagay niyo po doon. Ang recipe ito ay nakakagawa po ng 28 servings. So, imagine na, meron ka ng 28 na dulot o servings kung saan ang bawat serving ay meron 3 piraso ng triple chocolate champurado bar. So, para makain mo po yung tamang amount ng go-foods natin, ay kumain tayo ng 3 piraso ng triple chocolate champurado bar. So, ayan, pwede na pong baunin ng ating mga anak. O, hayan kaibigan, sana naman marami ka natutunan sa ating tinalakay ngayong araw na to, no? Kumain tayo ng go-foods at maging laging puno ng energy para po sa paglalaro, pag-aaral, o para po pagtatrabaho. Hanggang sa muli po, ito pang inyong lingkod, si Josie Gonzalez po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang menu ni Mami ay hatid sa iyo ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Para sa mga lutuin at pagkain puno ng nutrisyon, humingi ng recipe sa FNRI-BOST, General Santos Avenue, Bicutan, Taguig City. O tumawag sa bilang 02-837-2071, Local 2287. O mag-email sa mbc@fnri.bost.gov.ph. Message. Handa ka na ba sa pagdating ng The Big One? The Big One. Ayon sa naitala ng kasaysayan, nangyayari ito sa bawat 400 taon at posible na sa henerasyon natin mangyayari. Ito ang pinakamalakas na lindol na maaaring yumanig sa Metro Manila na may lakas na 7.2 magnitude. Huwag mag-alala kaagapay. Sa sama-samang paghahanda, epekto ng sakuna ay mababawasan. Be prepared. Maging handa. Be safe. Makibahagi sa Metro Manila Wide Earthquake Drill ng Metro Manila Development Authority sa darating na July 30, 2015. Ito ay bilang paghahanda sa posibleng pagdating ng The Big One sa Metro Manila. Magsisimula ito ng alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Kasama sa malawak ang drill ang mga eskwelahan, simbahan, business centers, barangays at mga ahensya ng gobyerno. Para sa karagdagang detalye at resources kaugnay sa paghahanda sa lindol, pumunta lamang sa website na www.beprepareduh.metromanila.com. Ito ang 702 DZAS
agapay ng sambayanan na papakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Final stretch dito sa Family Matters at plinay na rin natin yung I Cherish the Treasure as requested by Miss wow. Haydee. Di po kami nakontento sa kanta ni Ate Haydee. So, kasi yung akin nagpapadaling birthday. Yung sa kanya ho, parang pa-ending na. Parang kumanta ka ng happy birthday. Happy birthday to you. So, ayan na po yung full version. At thank you rin kanina kay Ate Josie Gonzalez. Sabi natin, talagang may indifference. Pero yung iba, tuwang-tuwa,
kapag pinagmamalaki nila, compatible kami. Yun, lahat na compatible. Ano ba yun? Meron bang di maganda doon? Pag masyado naman kaming compatible. Yan, ang saya doon. Ako, ang tingin ko doon, dalawang bagay, ano. We'll listen to Sir Vic later kung ano rin ang tingin niya doon sa compatibility. Pero, katulad nung sinabi ko kanina, yung pag sinabing, pag mag-asawa na daw kayo, diba, overtime, diba, yung binasa ko kanina, overtime and under pressure and daily union ninyong dalawa, sabi niya, they began to think alike, act alike, feel alike. So, parang nagiging halos pareho na kayo. No? Probably, some people think of it as compatible kasi halos pareho na kayo kasi yung fusion nyo, iisa na lang ang thinking ninyo. Pero meron namang ibang view ang compatibility. Okay, let's talk about compatibility. Normally, sinasabi ng mga taong compatibility pag bago sila magpakasal. They use compatibility as a basis or a indicator sila magpakasal. Normally, ginagamit yung compatibility. Di ba parang yan din yung reason ng mga nagli-live-in? We want to check whether we're compatible. Diba? Ay, grabe. Kailangan i-check muna. Bago pumasok ng marriage, may test. Natuto na kasi sila. They rather check rather than magpakasal bago i-check. Ang problema, pag nagkamali, ang hirap lumabas. So, yan ang mga Pero hindi namin sinasabing gawin ninyo, ha? Kaya nga po, yan po ang mga reasoning ng mga nag-believe-in. Now, pasukan ko lang muna ng konti yan bago natin kay Mama Teddy. Pag ginawa niyo po yon, sigurado ko, malamang maghihiwalay kayo. Nag-believe-in kayo. You will discover that you disagree in so many things. Then, hiwalay din kayo. So you look for another believe-in. Bad news, you will still discover. Kasi nga, ganun talaga. That's the reason why. Talaga namang walang pareho. Think about it. Bihirang-bihira yung nag-live-in and eventually nagpakasal later. Merong mangilan-ngilan. Okay? But bihirang-bihira. Because they will finally discover talagang hindi sila compatible. Actually, they can be compatible in 80-90% of their life. May 10 na matitira. At yung 10 na yun ang gagawing irreconcilable difference. So, delikado po yung live-in. Now, itong problema mo, nag-live-in ka, ang dami nang nangyari ng panahon yan. What if nagkaanak kayo? Komplikasyon yan. Ang daming problema ang nangyayari. Kaya kami, we disagree po with live-in. Kaya pala, no, when you enter marriage, you are not making a promise, but making a vow. Kasi magkaiba yung dalawa eh. No, ang ganda ng definition, sabi niya, iba ang vow, iba ang promise. Sabi niya, a promise is a pledge to do or not to do a specific thing. Such as promising, sabi niya, nagpa-promise ka, oy anak, dadaling kita sa zoo. Pero a vow is a solemn assertion that binds the vow maker to a certain action, service, or condition. Sumpaan. Sumpaan. Kaya pang hindi ginawa, susumpain ka. Sabi niya dito, a promise is a commitment to do something later. Sabi niya, a vow is a binding commitment to begin doing something now and to continue to do it for the duration of the vow. Yan, nakita yan. Okay. Now, sinasagot yung compatibility. Yung compatibility na ginagawa bago magpakasal. So, yun, mukhang compatible tayo. Pakasal tayo. Mahilig kami mamamasyal. Pareho kami na pinupuntahan. Ganyan. Kaya papasok na sila dun sa baw. Mga libro. Pero nung kasal na sila, they will discover di pala siya compatible. Bakit para silang compatible? Babalik po tayo rito. Pag ang lalaki nanliligaw, balik tayo. Ang lalaki, tanalasan, tananligaw, nanloloko. Again, balik po tayo sa issue na yun. So, nakakita na ba kayo ng lalaki na pag nagliligaw, nagdi-disagree sa babae? Bihirang-bihira. Siyempre, hindi. Siyempre, nanliligaw, nanunuyo ka. Lahat ng pwedeng oohan, oohan mo. Punta sa mall, di mo type, punta ka. Mountain climbing, di mo type, punta ka. Biking, di mo type, punta ka. Ano nanunuyo. Ano feeling ng babae pag ganun? Hoy, compatible kami. Pasok na nga ako sa marriage at magbabaw na. Yun ang problema ko with compatibility. So, akala mo, ganun, hindi. Yung lalaki naliligaw lang. Now, the moment magpakasal kayo, doon ang malalaman, hindi pala mahilig mag-biking to. So, ngayon, doon unti-unti yung away. Unti na. Bakit nagbago ka? Dati, ganito ka naman. Ang sweet mo. Hindi ako nagbago. Bumalik lang ako sa dati. Ayun. So, hindi balik nagbago. Doon papasok yung sinasabi ni Ma'am Avelynn kanina. Yung apat na tanong. Oo. Now, compatibility, ingat po kayo. Number one,
tanungin mo yung gusto mo ba? Puso. Ito ang problema, ang puso manluloko. Yung gusto mo ngayon, mamaya hindi na. Pangalawa, kailangan na ba? Ay sir, kung kailangan ko siya, bakit mukhang mayaman? Ito ang tanong, paano ka nakasiguradong mayaman? Ay, may kotse. Tanong, kanina ba nakapangalay kotse? Hindi ka sigurado, baka sa tatay niya. Eh sir, na-check ko pangalan niya. Tanong, binili ba niya yon o binigay sa kanya? So makikita niya, iba kayo sa... So, gano'ng karaming naloko, akala mayaman yung napangasawa baong pala sa utang? Mm-hmm. Ito na yung compatibility. Sir, 3, kaya ko siya. Compatible kami sa lahat ng bagay. Mm-hmm. How sure are you kung niloloko ka lang yan? Let's go to 4. Magustuhan ba ng Diyos? Tingnan po natin itong apat na pa. This is very important. Pwede kang lokohin ang puso mo, lokohin ang isip mo, ang katawan mo. Tanong po, sino po sa inyo ang niloko na ng Diyos? Oo. Ano pong pangako ng Diyos ang di niya tinupad? So, sabi nga ho namin ni Mrs. sa bago kayong pakasal, sa pinaka-importanting desisyon gagawin namin sa buhay namin, hindi namin pagkakatiwalay puso, yung isip at yung katawan. Mm-hmm. We'll trust God. That's the reason why ito po aking panalangin. And some people might disagree with me. If you're getting married, disregard the first 3 questions. Oo. Isa lang ang tatanungin mo. Kagustuhan Lord, niya ba kagustuhan ito? Kagustuhan mo ba ito? Kaya, even you go back to the Bible. Oo. Tingnan niyo po, meron na ba doon pinakitang ligawan o type ko yung kaya ko siya pinakasalan? Tingnan niyo po yung mangilang-ilang kwento ng love story sa Bible. Okay, punta tayo ba? Sino ba ito? Diba? Sino yung nakita niya? Si Jacob ba yun? Si ano? Di ba binigyan ni Abraham? Si Abraham, okay. Di ba may anak siya? Si Isaac. Si Isaac. Di ba? Nung makita niya yung babae, yung kanyang mapapangasawa, wala namang ligawan, di ba? Talagang kumbaga, pinanalangin, di ba? At nakita sa well, di ba? Yun na yun. Ganun yung klase na ligawan ng araw. Because ang kanilang foundation is si Adan may Eva. Saka wala akong nakitang yung... boyfriend na word at girlfriend. Meron na ba? Hindi naman boyfriend. Meron ba? Betrothed. Yan ang ginagamit sa Biblia. Si Mary at si... Meron naman siguro. There are... Ang tawag parang na, engaged siguro. Engaged. So yun ang tawag. So boyfriend, hindi. Kung boyfriend, boyfriend ang tawag doon. Baka ano na ngayon. Kung hindi, hindi ko alam. Okay. Sa but, ilang century, magkakaroon na siguro. Inatina natin na seminar few weeks ago. Diniscuss yung love story ng mga Israelites. Oh. At doon sa love story na yon, ang tindi pala ng trabaho ng magulang. Na pagpunto is parang ayaw ng magulang, mas matimbang yung magulang kesa sa gusto ng anak. Kaya pala importante yung makinig sa magulang. Ito yung kultura ng mga Israelites. Kaya nakasulat pa doon, ang linaw-linaw pala doon, sabi sa yung pangako ng Diyos na, children, obey your parents in the Lord. For it will go well with you. With you. Kaya pala, pati pag-aasawa, talagang dapat kinukonsulta sa kasi magulang. Kasi hindi ho biro yan. Hindi biro. At ang sabi nga doon, pag sinunod natin mga magulang natin na godly, okay, ito, ina-assume natin, godly mga magulang nyo, it will go well with you. So, napaka-importante po yun sa mga anak. Okay? Siguro, gusto ko lang bigyan ng DNA. Nabanggit ko kanina yung vow, no? Assuming okay na, alam mo ng will na ni God. Okay. Papasok ka na dun sa vow. Nakita ko, meron akong isang napanood na isang nagme-marriage vow silang dalawa. Sabi niya, sabi ng lalaki, hindi ako magpa-promise sa'yo ha, kasi baka mamaya gamitin mo tong video against me. Yes. Sabi niya, pagdating ng araw. Pero sabi niya, naniniwala ako na ako ay hindi magpa-promise, pero gagawa ako ng vow, sabi niya, doon sa marriage, na hindi tayo pababayaan ng Diyos. So ang ganda, pagpasok niya doon na nag-exchange na sila ng vow, kaya nga hindi promise ang ginamit dito. Sabi dito, a vow is unto death, sabi niya, which is why God said, do not make it for you are going to keep it. So ibig sabihin talagang, yung promise na ginawa ng isang mag-asawa, promise nila with God. It's not actually sa kanilang dalawa lamang. Yung vow, let's talk about vow. So one time may kausap ako, nagtatanong, pwede ba kami maghiwalay? Sabi ko, bakit? Sama-sama na ng buhay namin. Sira na ang buhay namin. Siguro, pwede na maghiwalay. Sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, sabi niya, bakit? Naalala mo yung vow mo nung kasal? For better, for worse. So, ganoon, kahit worse na sitwasyon namin, hindi pwede maghiwalay. Hindi, kasi vow mo yun eh. Hmm. Eh, seriously, paano kung vow na kami sa utang? Dami na namin problema sa pera. Pwede na maghiwalay. Hindi pa rin. Bakit?
for richer, for poorer. Nako. Pinangako mo yon. O sige, pagbibigyan kita, Vic. What if yung lalaki na nanakit, physical abuse, pwede na ba maghiwalay? Pansamantala. Ayos ka dyan, Jane. Sabi ko, pansamantala, pero hindi pwedeng forever. Oo. Sabi ko, sabi niya, bakit? Kasi pinangako mo rin yun. Ha, nasa marriage vow yun? Na pag nananakit ang lalaki, hindi hiwalay ng babae. Nandun. Nasaan? Saan? Iba nakalagay doon, in sickness and in health. Ayos. Sabi niya, nasaan yun? Alam mo ba, sabi ng mga psychiatrist, psychologist, yung pananakit ng lalaki, sakit yun. Yes. Oh. So, hindi pwedeng iwala yan. Siguro, sabi niya, sige, napaka-brutal nyo naman. Oh. Ito po yung sinasabi ni Mama Haydee na pwede pansamantala. Oh. Maisipan niyo po ang buti. For example, may sakit ang asawa mo, nananakit. Okay, that's a sickness. Pansamantala hiwalayan mo siya because it will endanger your life. Oh. Okay. But you should not cut your relationship being couple. Magkasama pa rin kayo. So, since mahal mo siya at ang promise mo for better for worse, tulungan mo siya, hanapan mo siya ng mga taong tutulong sa kanya para siya gumaling. Hope and pray na gumaling siya. Pag magaling na siya, balik kayo bilang physically magkasawa. Tama. Pero, kasal pa rin kayo at wala kang dahilan para maghiwalay. Sabi niya, sir, walang paraan para maghiwalay. Meron. Pinangako mo rin yun. Meron yan. Till death do us part. Makamatay ka. Yan, hiwalay na. Joke lang po yun. Point po is, ang isang dahilan lang para kayo maghiwalay sa marriage vow niyo is, pag may namatay sa inyo, sa inyo, pwede na. At, yun lang. Alam mo, sabi nga, since marriage is a vow, breaking that vow is a serious matter. Sabi nga dito. Ano, so, buksan lang natin, no, sa Ecclesiastes chapter 5, sabi dito, verse 4 to 5. When you make a vow to God, kasi yung marriage vow daw, ginagawa natin sa Diyos, di ba? When you make a vow to God, do not delay to fulfill it. It has no, He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. Ito sabi, huwag ka na magpakasal kung hindi mo ipufulfill. It is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Kaya mas maganda, huwag ituloy ang kasal. Oo, kasi kung magbabaw ka din lang naman at sisirain mo rin lang naman yung pinangako mo, eh huwag mo nang pasukin yung vow na yan. Di po ako nagbibiro sa sinabi po. That's true po. You're not really sure. Don't marry. Oo. Kaya nga, ako tontuwa dito sa devotion ko eh. Sabi niya dito, if you don't believe, sabi niya nga, marriage is perfect but people are imperfect. No, kasi yung marriage institution yan eh. Sabi niya, people are changing, nagbabago. Pero yung marriage na pinasok mo, hindi. Hindi. Doon ka nag-commit talaga, doon sa marriage na yun. Oo. So, yung may forever naman natin, ngayon na yun, nagsisimula. Yes, oo. At nung tinanggap, alam mo, ang ganda ng sinabi ng asawa ko, na naalala ko lang, sabi niya, love is doing something you don't want to do to make the one you love happy, di ba? Naalala ko si Kristo, hindi naman niya gustong mapako sa kung sa totoo lang, di ba? Nanangin pa nga siya the night before, Lord! Oh, pwede lang. Pero ibinigay niya talaga yung buhay niya sa atin para tayo magkaroon ng forever. Ano sabi niya? Nang buhay na walang hanggan, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but will have forever life. Oo, everlasting. Parang iba yung forever. Pero yun yung everlasting. Yun yung forever. Kaya may forever ba? Meron, pinangako ni Lord. Oo. So those people who will believe in God will live forever with Him. At saka nung, ano, ang galing talaga, nagbigay si Lord ng manual sa marriage. Yung Bible. Ano sabi niya, di ba? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saka sa totoo lang, ang dami na ngayong mga nakakatulong na material. Oo. Para sa mag-asawa. Yes. Para sa mag-aasawa. Oo. At sa mga hindi na matutuloy mag-asawa. Oo. Kaya patuloy naming bibigyan ng diin na wag na ituloy yan. na kung hindi ka sigurado, wag mong pasukin. At sana wag ma-excite sa seremonya. Oo. Siguro lang yung seremonya. Nabasa ko lang. Kamukha na yung kasal ni Nina daw. Basta, si Tony. At base sa kanilang publicity, nga, for 7 years, they really waited for this day. Nagawa, no sex according to their, kumpara sa ibang mga love story. And kaya nga, nung day nakakasal na, teary-eyed yung lalaki. Alam bakit? Tagal niya hinintay eh. Oh.
hindi ganun kadali sa lalaki yun. And that's a nice wedding na pag ganun na talaga, iningatan nyo yung inyong purity until the day. Mm-hmm. Kaya ngayon, di ba, nagtutuloy sila, enjoy na enjoy sila sa kanilang honeymoon. Kasi talagang, hinintay nila yung tamang panahon niya. At hindi sila, ito gusto ko, hindi sila nagpakasal ng bata. Medyo talagang nasa tama na silang pag-iisip. 31 yata. Yes, 31. So sa mga nakikinig ngayon, critical po yung edad sa pagkapakasal. At saka yung gabay ng salita ng Diyos sa inyong mag-asawa. Botan. Sana wag nating kakalimutan yon para magkaroon ng forever. Yeah. Anong sabi, wife, submit to your own husband. And then husband, love your wife. Diba? Eh, yung palang na, yung palang basis na yon, napakatindi na para panghawakan natin. Eh, paano daw kung partner lang, hindi husband? hindi yung mag-a-apply yan. Hindi ma-a-apply yun daw. Husband eh, hindi lang sila yung partner. Ganon. Wow, talagang, by the way, nakikinig daw po si Louie Hulaw ngayon. Hello! Ang kanilang mga kasama sa kumpanya. At ang mga nag-participate sa aming ceremony, sa aming simpleng anniversary celebration noong June 22, yung Anli, sila Ethel, si Emmy, si Karen, si MJ, Oh, di ba? Forever talaga. My forever. Kaya sabi ni... Ang dami pa nating tumbling bago paabot yun. Nung sinusot ko yung gown ko ng 22, sabi ni Karen, nung nag-pictorial kami, Ma'am, susuot po mo ba yan sa 50th wedding anniversary? Why not? Sabi ko, why not? Tanungin mo, hi pa mo. Oo. Para makasipid tayo. Ayan. Ako. At meron pa kayo hindi nababate. Ay, Isaiah. Oy, Isaiah John Regalado Garcia. Hello! At yung mga umaattend. Nasa school siya ngayon eh. Okay din yung mga didinig. O yung mga umaattend ng seminar kahapon, yung public run, napakadami from Department of Education, from Domino's, Reyes. Ang dami hong umaattend kahapon, talagang sobrang ibang klase yung ang bonding namin ng grupo, no? Okay. At ngayon ay ongoing na umaattend ng seminar. Financial management naman ngayon. Okay. Avelynn, prayer time muna tayo. Nako, prayer time tayo. Mm-mm. Panginoon, maraming salamat aming Ama na Ikaw ang nagpasimula ng marriage, O God. Father, thank You, Lord God, for giving us, Lord, Your perfect will in our lives. Panginoon, dalangin ko po sa lahat ng mga nakikinig ngayon na gustong pumasok sa institution called marriage. Father, I pray that they will just continue to just trust in You for Your perfect will upon their marriage, Lord. Sapagkat alam po namin na never pa po kayong nagkamali, aming Ama. Aming Ama, dalangin din po namin, aming Ama, sa mga mag-asawa na magkasama po ngayon, dalangin po namin na Kayo po ang patuloy na mag-fuse sa kanila together, O God. Father, I pray that they will just trust in You and have Your word as a light that will direct their path as they journey together in marriage. Mm-hmm. Panginoon, bless each and every family represented, every marriage, Lord God, sa mga nakikinig ngayon. Pagpalain Niyo po sila, aming Ama, Lord, and use, Lord God, that marriage, Lord, to be a living testament to a lot of people that indeed You have instituted marriage. We thank You and we honor You, Lord God, for this relationship. In Jesus' name, amen. Amen. Takeaway message for our listeners. Sir Vic. Okay, sa mga balak magpakasal po, ulitin ko po. Pwedeng itigil kung hindi pa kayo sigurado. Paulit-ulit niya pong madidinig sa akin to because ayoko na po uling makakita na pwede another broken man. Pwede i-postpone. Yan, so bait ka ng konti. Kung hindi, kung tingin niya naman parang postpone muna because ayoko na po uling makakita na another broken man. Ako, Haydee, meron akong message. I'd like to honor you, my husband, for your obedience to God. Kasi alam kong inobey niya si Lord nung kami ay nagpakasal. I praise God for how you led our marriage and leading our marriage and our family with total dependence on God and the power of His word and prayer. Grabe yung nakikita ko sa asawa ko every day that he commits
our family in prayer. Thank you for putting God first in the center of our marriage and making Him our number one priority. I will continue to support the purposes of God in our marriage as long as I live. Naiyak tuloy ako. I'm forever grateful to God for polishing that precious gem in our marriage for His greater glory and for providing me a wonderful husband, lover, best friend, and leisure leader, counselor, business partner, co-author, encourager, mentor, great dad for our children, and most especially a model of life of Galatians 2:20. Talagang nakita ko sa asawa ko na he's crucified with Christ. Mm-hmm. He's no longer there for Christ. So, wow. Happy anniversary. Congratulations! Thank you! At looking forward sa inyong silver wedding anniversary. Yan po ang hintayin nyo. Yes! At para sa inyong mga tanong sa mag-asawang ito, text lang, 0922-UNLEASH. Yes! On FB. Yes, Facebook lamang po sa Unleash International Facebook, sa Avelynn Garcia Facebook, at sa Vic Garcia Facebook. At syempre, this Friday, nasa Heartline. Yes, kayo. Nasa Heartline po kami, alas 10 ng gabi, wag po nating kakalimutan, tulong ko, pasa mo sa Heartline. At sa August 1, 8 o'clock na po tayo sa Sabado. Oo, yes. I-announce ko lang po, bukas, nandyan po kami sa Santa Rosa, sa New Valley, the monochrome. Kung kailangan nyo lang po, makipag-ugnayan lamang po. Magpokonda kami ng financial management dyan. Magtanong lang sa 0922-UNLEASH that is organized by Anthony Pangilinan. Oo. Okay. At sa Negros, huwag nyong kakalimutan, nandyan po kami. Okay, thank you sa ating teammates, kay JV, kay Joanne, at kay Precious. Kami po ang inyong mga nakasama. Vic Garcia po. Avelynn Garcia. At Lady Bernardo Sampang, sa pangalan ni Ate Marie de Jesus, ito ang Family Matters. Kaagapay, katuwang at karamay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner, Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.